guys. Good morning. Welcome back again dito sa ating mga personal vlog. Yun naman, mayroon na naman tayong gagawin. So, tulad nung isa sa aking mga pinaglaanan nung aking first salary sa YouTube ay bibili ako ng mga inahing manok or yung magkaroon tayo ng poultry raising. So, yun, natupad din. Wow! At nakabili tayo ng ilang mga inahin. At salamat din sa aking brother-in-law at sa aking pamangkin. Shout out sa mag-ama, Mr. Edwin Matias Senior and Junior, kasi meron din silang pinapaalimahan. Tawag namin alimahan. Yung papaalagaan sa'yo yung manok, tapos pag nangingitlog at saka meron ng mga chicks, ay equally hatiin. Wow! Ang ipapakita ko sa inyo ngayon ay gagawa ko ng, tawag ko dito ay brooding fence. Kasi lalagyan natin ng fence. So yung ating aalagang manok ay naka-free range pa rin siya. Kaso hindi totally free. Kasi hindi tayo pwedeng mag-free range dito kasi meron tayong katabing banana plantation. So makikita nyo in this area, dito yung plano kong gagawin ng ano, kasi meron siyang puno. So magsilbing lilim doon sa ano, sa ating mga alagang manok. So ang ating mga kakailangan yun guys, syempre itong ating gagawing fence, fishing nets. Thank you nga pala sa aking sister nets at kay Bro Beloy of Australia for financial support. Aside from fishing nets, kailangan din natin yung mga staple wires and itong mga sticks na may habang more than 8 feet. Okay, tsaka syempre ang ating martilyo at itong trapal para meron din silang masisilungan lalo na pag umuulan at saka pag nangingitlog na sila. At itong tie wire. So ang una kong gagawin, lilinisin ko muna itong area. Okay, so bago yan, papakilala ko muna sa inyo ating mga alagaan na mga inahin. Ito ay isang basilan, si Christine Gang. Tinawag ko itong Christine Gang kasi nabili ko ito kay Christine at kay Gagang. Yan, naka-red tag para palatandaan. So temporarily, si Christine Gang ay tinali ko muna dito sa ano, itong sa kawayan. Okay, ito si Tisay. Tinawag ko itong Tisay kasi sabi ng aking pamangkin, ito ay hybrid. So galing ito kay Kinagunggong. At ang kanyang kasama, si Sasu Boy. Sasu Boy yung pangalan niya kasi ito ay lahing saso. So kailanganin natin ng male chicken, yung rooster, para magbibreed doon sa ating mga inahin. At ito yung una kong nabili, si Batiktik. Yan, naka-red tag pa rin. Kasi naka-free range siya. Yun, sama yung mga kaibigan niya. Ito yung mga chicken ng aming kapitbahay. Dito si Batiktik, nabili ko to sa aking brother, kay Brother Edoy Albarido. So yung bili ko sa mga chicken nito ay 180 per kilo lang. Tsaka itong isang chicken, ay hindi pala ito chicken. Ito si Mama. Yan, buntis na yan. Mama, ilang buwan na ba yung chan mo? Ma? Ito, tanong ko pa sa aking ubigayin eh. Okay guys, lilinisin muna natin ang ating area. Hehehehe
hindi natin talagang putulin yung damo kasi iwanan natin para meron din silang makakain na mga damo kasi kumakain din sila ng leaves. Okay guys, ang susunod natin gagawin, i-fix natin yung ating fishing net sa pinakaunang part ng ating fence. So ito yung magsilbing door entrance. Guys, wag nating ismulin itong ating fishing net. Kahit ganito lang ito tingnan. Ito ay may sukat na 4x12 yung ano niya, yung eye. Pero yung haba nito ay pwede ma-extend into 8 feet. So, i-fix na natin ito gamit ang itong mga staple wires. Watch out guys! Ito na yung parang ano niya, yung pinakataas niya. Okay guys, so ang next steps ay atin ang ilalagay yung mga poste. So guys, ito ini-install natin temporarily kasi ito umaambo na kasi papalapit na yung bagyong Udit. Aww. Para may masisilungan yung ano, yung mga alaga nating manok. Okay guys, abangan sa part 2 yung paglagay natin ng fence. Okay, hanggang dito na muna. Advance Merry Christmas. God bless us all. Thanks for watching. Bye-bye.